Una, ibalik ang tiwala sa gobyerno. Tama na ang palakasan. At gobyernong walang isang salita. Gawin nating patas ang merkado. Kung may kumpiyansa sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo at dadami ang trabaho. Ikalawa, gisingin ang natutulog na lakas ng industriyang Pilipino. Halos 1/4 ng lahat ng marino sa mundo, Pilipino. Natural sa atin ang bentahing ito. Kaya ide-develop natin ang maritime industry. Isa sa ayos natin ang mga regulasyon. Paparamihin at papahusayin pa natin ang Pilipinong marino at palalakasin ang shipbuilding sa bansa. Malaking hamon ang climate change. Pero pagkakataon din ito, gagawin nating sentro ng climate industry ang Pilipinas sa pagtutok sa mas sustainable at mas modernong praktisa sa agrikultura at pagtatayo ng green at resilient na infrastruktura, makakalikha tayo ng trabaho. Palakasin natin ang tech industry sa Pilipinas. Sa industriyang ito, tatapatan ng mas malaking sahod ang husay ng Pilipino. Bubuhayin natin ang manufacturing. Maglalatag tayo ng mga programa. Susulitan ang resources na meron tayo. At lilikha ng matitibay na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang industriya. Ikatlo, wakasan ang diskriminasyon sa trabaho. Kung may kakayahan at handa kang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mong maghanap buhay. Batas na ang Anti-Age Discrimination Act. Ipapatupad natin ito. Sa Kongreso, isa ako sa mga nag-akda ng komprehensibong anti-discrimination bill. Isa sa batas natin ito.